Hi guys, welcome to my vlog. This is Marutanya. So today ang gagawin lang natin is magre-review na shampoo. So hair care routine naman tayo guys ngayon kasi galing na tayo sa mga skin, sa face. So, ngayon gawin naman natin is mag hair care routine yung mga ginagamit na hiyang at saka sa hindi hiyang. So, umpisa natin dito na kay Dove. So guys, I'm using Dove for 5 to 7 years shampoo. And then guys, everyday nagsashampoo ako kasi oily yung scalp ko. So, kailangan mo mag-shampoo ng everyday, which is masama daw yun, pero hiyang naman ako guys. But I already stopped this na kasi sobrang init sa Pinas, hindi siya advisable para sa akin na ganun kasi sobrang oily sa buhok, as in parang pag ginamit mo siya no need to use conditioner na kasi ano na to nakalagay dito is keratin repair active, so nagre-repair daw ng damage. Hindi naman damage yung hair ko. Pero ito yun na. And other shampoo naman na ginagamit ko pa is ito. Ito guys, sobrang ano to. Sun Silk. I'm not promoting this product. Pero talagang hiyang ako dito. Kasi nung bata pa ako, ito na yung ginagamit ko. Really, nigga? Nung umuwi ako dito, ito na yung ginamit ko guys. Kasi sobrang ganda niya sa buhok. Kasi parang pag sinampo mo siya, pag nilagay mo siya sa buhok mo, nag-shampoo ka na pwede kang hindi gumamit ng conditioner din. Pero kasi yung buhok ko is may kulay, so kailangan pa rin ng conditioner para hindi nagbubuhol-buhol yung buhok. So yun, Sun Silk guys. And punta naman tayo ngayon sa conditioner. So kanina yun nga, sabi ko conditioner, ito yung ginagamit ko. Yeah. So guys, kung makikita nyo, dalawa to. Nag-hoarding ako ng ganito. What? Bago pa mag-lockdown. Joke. Pero nag-ano na ako, nag-i-stock kasi ako ng ganito. Once na, isang ganito na lang, bibili na ako ng ganito na maliit. Kasi humiyang ako dito guys. Hindi siya nakaka-pimples. Why? Kasi ito guys, yung una kong ginamit nun. Itong Sun Silk. So medyo nangat yung dito ko. Pag dumidikit yung buhok ko guys, is parang sobrang pati. Sabi nung iba kong mga friends na stop using cream silk daw kasi nakaka-pimples daw talaga to. Kasi noon gumamit sila. So guys, ang dami ko pa na mabibili niya. Ginagawa ko! Para pag mag-outing. For summer sana, kasi nga planning to go somewhere, ganyan, mag-outing, may mga company outing, so eto. Kaya lang din naman natuloy kasi nga nag-ECQ. Maganda nga daw na may ganito, na may sachet. Ayan guys, so ang dami kong binili na ganyan. Tapos sunod guys, is eto. Keratin yung sabi ko sa inyo na hiyang ako. Na sobrang hiyang na hiyang ako, na ang bango-bango niya. Ayan siya guys. Relax serum essence. So yung serum guys, ano na natin yun, na alam na natin yun, yung serum daw kapag-smooth talaga kahit sa skin and kahit pala sa hair, pwede din yun. For frizzy hair daw to, so hindi naman frizzy yung hair ko. Ano nga yung hair ko, parang damage na gawa ng color. So yun, ito yung hiyang ko guys. And then other thing is ito, na medyo nakaka-oily na yung buhok. Yung ganyan, parang nilamis, nagaganito yung buhok ko. Pag hindi ako naligo ng one day, kumbaga parang after 12 hours to 15 hours, hindi pa ako naligo. Sobrang oily na ng face, ng scalp ko. As in, sobrang oily na yun. So, kailangan talaga na gumamit din ako ng shampoo everyday at saka itong conditioner. So, sa treatment naman tayo, guys.
So, product to ng ano, ng Watson Hair Treats. 89 pesos lang to, but ito is free lang yata to sa akin kasi pag makabili ka ng worth 2,000 sa Watson, meron kang free na ganito. Mamimili ka sa kanilang ano, na brochure, ganun, na kung anong gusto mo makuha. So, ito guys, na pinili ko. Pero yung regular price niya is 89. Treatment to sa buhok, Coco Milk yung product. Hindi ko pa siya nagamit kasi hindi pa siya bukas. So, ang review ko lang dito na nakagamit na ako before is maganda din kung dry yung hair mo. Pero kung tulad ko, nag-oily-oily yung buhok ko, no need to use this ano, na product kasi nga magkakaroon ka ng sobrang oily. Oily na nga yung face mo, tapos oily ko yung buhok mo para ka nang basta-basta. So, shampoo to ng kabayo. Ngayon ito guys, maganda to sa buhok. Kasi, dati na-ano ko, na parang nakalbo. Hindi naman parang na-coconut. Yung wala ng hair dito. Yung dito sa ano. Wala nang buhok dito. So, sobra ako nag-panic nun. Kasi ang pangit nun, lagi ako nakapuyod. Tapos, syempre, nung pagbaris na kabawal na ganito yung buhok mo. Kailangan lagi ka nakapuyod. So, yun, nag-aano na siya. Umuusod na yung hairline ko hanggang dito. Nag-panic ako noon, pero hindi ko naagapan. So, pag-uwi ko dito, napansin ko yung ang lapad-lapad na yun. Sobrang lapad na yun. And then, gumamit ako nito, guys. Sobrang ganda kasi nakakatubo siya ng buhok. Pero wag itong gagamitin ng everyday. Dapat mga in 1 week is 3 times to 2 times lang siya na shampoo na gagamitin. Ang bilis makatubo ng buhok. So, siguro sa mga 1 month is 2 cm na agad yung tinutubo ng buhok ko. Kasi nga, masyadong, tsaka guys, tumubo agad yung mga baby hair. Kung makikita nyo to, ito. Nandahil na yun dito kay ano, kay Manual Tail and Body Shampoo. Dahil na to sa kanya. So, yun, maganda din talaga. And then, guys, yun lang for today ang ating vlog ng hair care routine. So guys, sana nasubaybayan nyo every episode ko. So keep on watching guys. Bye!